Nakahinga ng maluwang sinika nang makalabas si Marco sa opisina niya, napahawak siya sa tapat ng kanyang puso, sobrang bilis ng tibok ng puso niya na parabang tumakbo siya ng isang milya. Ano bang nangyayari sa kanya? Hindi naman siya ganito. Huminga siya ng malalim. Kalma ka lang heart, okay? She tapped her chest when someone knocked at the door. Come in, Aniya habang nakatalikod sa pinto, abala siya sa paghuhugas ng mga gagamitin niya sa pagbibake. Narinig niyang bumukas ang pinto, Madam Nika. Hinarap niya kung sino ang pumasok, sino ka? Tanong niya, kumunot ang noo niya, if I'm not mistaken, ikaw ang lalaking si Malubong sa amin ni Marco kanina, Aniya. Yes, Madam Nika, I'm Angelo, anong ginagawa mo dito? Nagtataka niyang tanong. Ako po ang magbabantay sa inyo, if something bad will happen to you, boss will kill me, Madam Nika, sabi nito, nanatili itong nakatayo sa pintuan. She sighed, Angelo, walang mangyayari sa aking masama kaya, she sounded rude. Sorry, Madam Nika, pero hindi ko kayo pwedeng iwan, kung nasaan kayo nandoon din ako para alalayan kayo, sabi ni Angelo na ikinabuntong hininga niya. Angelo, I'm okay, I don't need bodyguard, sabi niya. Madam Nika, even if you don't need bodyguard, I will stay here as boss ordered, Angelo said in firm voice. Napailing siya, bahala ka, sabi niya at nagpatuloy sa ginagawa. Pagkatapos ay nagbake siya ng cake at isinalang sa oven, pagharap niya ay nagulat siya nang makita si Angelo na nakatayo pa rin sa may pintuan, inaasahan niyang wala na ito doon. Hindi ka ba nangangawit dyan? Tanong niya, umiling ito, no, Madam Nika. Stop calling me Madam, hindi naman ako asawa ng boss nyo, sabi niya. It's disrespectful if we don't address you, Madam Nika, and I'm sure boss will kill us if we will not respect you, Angelo glanced at her. Hindi nga niya ako nirespesto, bulong niya, kumuha siya ng 5 cupcake at gumawa ng coffee, inilagay niya ito sa table niya. Angelo, tawag niya sa lalaki, agad naman itong tumingin sa kanya. Iminwestre niya ang cupcake sa mesa, kumain ka muna ng cupcake, titingnan ko lang ang mga crew. Thank you, Madam Nika, tumango lang siya at lumabas ng kanyang opisina, bumaba siya sa first floor, ipinalibot niya ang tingin sa cafe, napatigil siya nang makababa siya ng hagdan nang makita niyang pamilyar ang dalawang tao na nakaupo sa gilid ng cafe, kumunot ang noo niya. Ilang taon na ang lumipas pero hindi niya makalimutan ang mukha ng dalawang taong nanakit sa kanya nang nasa poder pa lang siya ng mga ito. Anong ginagawa nila dito? Napailing siya at tinignan lang ang mga ito. They still dress elegant and still fashionable matching with expensive jewelries. Sa tingin niya naging maganda ang buhay ng mga ito, but she doubt, kilala niya si Cheska. Kapag nagigipit na ito ay kumakapit na ito sa patalim, she sighed. Buhay pa kaya ang restaurant ni Mommy? She was hoping na sana ay buhay pa ang restaurant. Nang makitang maayos ang lahat ay umupo siya sa bakanting mesa, when her phone buzzed. Mitzi calling, hey, don't hey me, Nika, agad niyang inilayo ang cellphone sa kanyang tenga. Ano tong mga nakikita ko sa social media? Bakit ka may kasamang lalaki at sino siya? Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang tenga, pwedeng huwag kang sumigaw. Ang sakit sa tenga, eh. Huwag mong ipunta sa akin ang usapan, Nika, sino ang lalaking yun? Relax ka lang, Mitzi, pwede ba? Sabi niya, paano ako magre-relax? Nika, kalat na sa social media ang picture niyo ng lalaking yan kasama ang triplets. Mitzi, he's the father of triplets, what? Yes, Mitzi. Wait, huminga ng malalim si Mitzi, how did that happen? Kalmado na nitong tanong, I don't want to tell you, sabi niya. Uuwi na kami dyan sa Ilocos, sabi Mitzi, ha, bakit? Nika, kilala ko ang lalaking yan, kaibigan siya ni Benji. Siya naman ang nagulat, what, yes, Nika, he is Benji's best friend. It's him, Mitzi, she said, no way, Nika, Mitzi muttered under her breath. Hindi siya nagsalita, Nika, uuwi na kami dyan. Ha, hindi ba, Nika, mas kailangan mo ako ngayon, uuwi kami. No pigil niya sa kaibigan, Mitzi, I can manage, kaya ko ito. Huwag mong sirain ang quality time mo para sa pamilya mo at para kay Benji. Mitzi sighed, are you sure, 101% sure, best friend, sagot niya.
Okay, pero pagbalik namin, makakatikim sa akin ang lalaking yan, sasapakin ko siya, napailing na lang siya sa tinura ng kaibigan, bahala ka. Talagang sasapakin ko siya, pinahirapan ka niya, hindi niya alam. Kung seryoso ba ang kaibigan o sinasabi lang nito yun dahil sa galit. Hindi naman kasi bayulente si Mitzi kaya malayong mangyari ang sinasabi nitong sasapakin nito si Marco. Bahala ka nga kahit ilibing mo pa siya ng buhay, okay lang, sabi na lang niya. Basta, anyway, I need to hang up, bye Nika, bye. She ended the call and sighed, sumandal siya sa kanyang kinauupuan at sinulyapan ang mag-ina. Nang makita niya ang dalawa kanina ay parang nagbalik lahat ng ginagawa ng mga ito sa kanya, ang hirap at sakit na dinanas niya sa dalawa. Napailing siya at tumayo, bumalik siya sa kanyang opisina at nadatnan niya si Angelo na hinuhugasan nito ang pinggan na pinaglagyan kanina ng cupcake. Pagkatapos nitong hugasan ay pinunasan nito at inilagay sa lalagyan. Tiningnan niya ang isinalang niya kaninang cake sa oven, kinuha niya ang cake at pinalamig bago niya nilagyan ng frosting, kakatapos niya lang itong lagyan ng frosting nang kumatok si Angelo. Madam Nika, someone wants to talk to you, let them in, sabi niya habang nakatutok sa kanyang ginagawa. Hiya agad siyang nagangat ng tingin at kumunot ang noo niya nang makita ang mag-asawa na nakita niya noon sa park. Have a seat, sabi niya at amimewestra ang sofa. Madam Nika, they are Boss Marco parents, Mr. and Mrs. Osorio, sabi ni Angelo. Her eyes widened and suddenly felt nervous. Itinigil niya ang ginagawa at lumapit sa mga ito, umupo siya sa sofa. Ano pong kailangan niyo? Tanong niya. Hiha, gusto sana naming makilala ang triplets, umpisa ng ginang. Wala po sila dito, nasa school pa po sila, sabi niya. Tumango ang mag-asawa, tinitigan siya ng ginang at nakaramdam siya ng hindi pagkakomportable. Ano palang pangalan mo? Hiha tanong ng ginang. Nika po, sagot niya, ngumiti si Mrs. Osorio, ang ganda mo talaga. Nika, sabi nito at tumingin sa asawa nito, bagay sila ni Marco, di ba? Tumango ang asawa nito, what happened, Nika, why did you two broke up, tanong nito. The memory at that night suddenly flashed in her mind. Hindi po kami nagkaroon ng relasyon, sagot niya, kumunot ang noo ng dalawa. What do you mean, hiha tanong ni Mr. Osorio. Umiling siya, si Marco na lang po ang tanungin niyo. Hiha, hinawakan ni Mrs. Osorio ang kamay niya, tell us what happened, hiha. Umiling siya at nagbaba ng tingin, her eyes watered remembering what their son did to her, tinakpan niya ang mukha and her tears fall. Naramdaman niya na lang ang pagyakap sa kanya ni Mrs. Osorio at paghagod nito sa likod niya. She cried silently. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiyak, nang mahimasmasan ay humingi siya ng pasensya kay Mrs. Osorio. Pasensya na po, pinunasan niya ang kanyang luha, anyway, gusto niyo po ba ng cake or coffee? Hinaplos ng ginang ang buhok niya, just give the old man one slice of cake, sabi ni Mrs. Osorio. Tumango siya at tumayo, kumuha siya sa ref ng cake, she also made coffee, she sliced the cake and put it on the plate. Inilagay niya ang mga ito sa tray at dinala sa harap ng mag-asawa. Enjoy po, sabi niya, thank you, hiha, she smiled. When the door suddenly opened and Marco entered, pawisan at hinihingal ito na parang tumakbo ng ilang milya. What are you doing here, mom, dad, hinihingal nitong tanong. Siya naman ay mabilis na kumuha ng tubig at ibinigay kay Marco. Thanks, ininom agad nito ang tubig na ibinigay niya. Eh, ikaw anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mrs. Osorio na nakataas ang kilay. Tumingin sa kanya si Marco, nag-iwas naman siya ng tingin. Napaigtad siya nang lamapat ang kamay ni Marco sa pisngi niya, did you cry? Masuyo nitong tanong. Mabilis siyang lumayo dito, her heart is beating so fast again. No, pero namumula ang mata mo, sabi nito, wala to, sabi niya. So anong plano ninyong dalawa? Tanong ni Mr. Osorio. Kumunot ang noo niya, what plan, sir, please, call me dad, you are my son's girlfriend. Her eyes widen, I'm not, and call me mom, Mrs. Osorio said. Tumingin siya kay Marco, tumango ito, nginitian niya na lang ang magulang ni Marco. Mrs. Osorio smiled, actually, we came here for one important thing. What important thing? Tanong ni Marco at umupo ito sa sofa. Siya naman ay umupo ng medyo malayo kay Marco,
Inubos muna ng mga ito ang kinakain nilang cake. Hintayin natin si Judge Rodel de la Vega, kumunot ang noo nila pareho ni Marco at nagkatinginan sila. Marco shrugged, "Bakit po?" tanong niya. Mrs. Osorio smiled, "Hindi naman kasi maganda na titira kayo sa iisang bubong na hindi kayo mag-asawa. And, magpapakasal kayo sa huwes at kapag okay na ang lahat, magpapakasal na kayo sa simbahan." Nakangiting sabi ni Mrs. Osorio, "No," dot she whispered. Nanginginig ang kamay ni Nika habang pinipirmahan ang marriage contract. When Marco hold her arm, "Nika, it's okay, no need to sign," sabi nito. She looked at him while signing, "I need to do this for my kids, kaya kong magtiis para sa kanila," sabi niya at mabilis na tinapos ang pagpirma sa marriage contract. Pagkatapos ay kinuha ni Judge de la Vega ang marriage contract at inilagay nito sa attache case, nagpaalam na ang mga ito. Babalik na lang daw sa weekends at siya naman ay napabuntong hininga. Sunod na nagpaalam ang magulang ni Marco pero bago umalis ang mga ito ay niyakap muna siya. Nika patamad na tumingin siya kay Marco, "What?" Hinawakan nito ang kamay niya pero agad niyang inilayo ang kamay niya. "Huwag mo akong hawakan," aniya sa walang emosyon ang boses. "Bakit natatakot ka ba sa akin?" tanong nito. She asked, "Sa tingin mo hindi ako matatakot sa iyo pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Nagmamakaawa ako sa iyo noon Marco pero hindi mo ako pinakinggan. Kung ano man ang rason mo kung bakit mo nagawa yon sa akin, huwag mo nang sabihin dahil walang kwenta," ibinaling niya sa iba ang atensyon niya. She heard Marcy sighed, "I'm sorry, I know hindi mo ako mapapatawad dahil sa nagawa ko sa iyo pero kailangan mo nang masanay sa akin, mag-asawa na tayo," sabi nito. And speaking of asawa, she looked at him sharply, agad naman na napaatras ang lalaki, "Mag-asawa lang tayo sa papel, huwag mong asahan na may honeymoon." Tumayo siya at lumapit sa cake na nilalagyan niya ng frosting. "Nika, what, mag-usap tayo, nag-uusap na tayo," sabi niya. "Serious talk," Marco sighed, "and I'm serious," she said. Marco exhaled loudly, "I mean is I need to know you and you need to know me also." "Ano ba ang gusto mong malaman sa akin?" tanong niya. Kinuha niya ang cake at inilagay sa ref. Umupo siya sa kanyang swivel chair and Marco sat on the chair in front of her table. "Kung ano ang gusto mong sabihin sa akin?" sabi ni Marco. Napailing siya at nagkibit balikat, "Okay, let's say una tayong nagkakilala, I'm Nika Rivas, 26 years old and a mother to the triplets," kunwaring pakilala niya. "What do you hate?" tanong ni Marco, "Hindi ano kundi sino." "Sino?" kumunat ang noo ni Marco, she looked at him in the eye, "You," she sighed, "and also, I hate cigarettes and liquor." Mahinang mura ni Marco pero narinig niya, bakit tanong niya. Ngumiwi ang lalaki, "I smoke cigarette and I drink liquor." "Hindi yun maganda na makita ng mga anak niya," she asked, "inaasahan ko na yan ang sasabihin mo but," kumuha siya ng ballpen at bond paper sa drawer. "Let's make an agreement, payag ka o hindi?" tanong niya. "What agreement?" ngumiti siya ng peke, "pumayag ka muna," sabi niya. Marco sighed, "Paano ako papayag kung hindi ko naman alam ang gusto mong kasunduan, I'm a businessman, Nika." "Wala akong pakialam kung businessman ka o hindi, Mr. Osorio," she rolled her eyes. "Okay, the agreement is all about must do and must not do." "Okay, what are they, Mrs. Osorio?" There's a smile on Marco's lips. Umirap siya sa hangin, "First, hindi ka pwedeng manigarilyo. That, patapusin mo nga muna ako, pwede?" tumikom ang bibig nito. Napailing naman siya, "Hindi ka pwedeng manigarilyo kapag nakaharap ang mga bata at hindi ka rin pwedeng manigarilyo sa loob ng bahay," isinulat niya ito sa bond paper. "Second, hindi ka pwedeng uminom ng alak, that's my stress reliever." "Pwede bang patapusin mo muna ako?" tiningnan niya ito ng masama. Marco raised his hands, inirapan niya ito, "Hindi ka pwedeng uminom ng alak sa harapan ng mga bata. Ayaw kong gumaya sa iyo ang mga anak ko," diretsahang sabi niya. "I understand pero pwedeng magtanong, nagtatanong ka na," sabi ni Nika. "Sabi ko nga, anong sasabihin natin kung makita ng mga bata na hindi tayo magse-share ng room?" Marco smirked. She sighed, "We will share the same bed but you're not allowed to touch me," agad niya itong isinulat. "Okay," Marco half-hearted said, she asked, "Men," napailing siya. "May idadagdag ka ba?" umiling ang lalaki, "wala na.
Agad siyang pumirma at ibinigay ito sa lalaki, "Sign it." Marco immediately signed the paper, kinuha naman niya agad ito at inilagay sa isang folder. "Nika, Ham, aalis ako papuntang Manila sa susunod na linggo. And, gusto ko sana na sumama kayo sa akin," Marco said. "Anong ibig mong sabihin?" nagtatakang tanong niya. "Nika, hindi ko gustong magkakalayo tayo ng mga anak natin kaya gusto kong lumipat na kayo doon." "Paano ang cafe? I can hire someone to be the manager and also cake maker of your cafe," Marco offered. She sighed, "Is there any other?" Sandaling nag-isip si Marco. Wala na, tumango siya. "Okay, you can hire someone pero gusto ko yung mapagkakatiwalaan." "Yes, ma'am," she rolled her eyes. "Sige, alis na, pagtataboy niya dito." "No," Marco said, "pack your things, ako nasa gamit ng triplets." Kumunot ang noo niya, "Bakit? I have a private hacienda here in Ilocos. Gusto kong lumipat kayo doon, safe kayo doon at may mga bodyguards akong magbabantay sa inyo habang wala ako." Bum antong hininga siya, "Give me a valid reason para pumayag ako sa gusto mo, Ania." "Hindi mo ba talaga ako kilala?" sabi sa kanya ni Marco. "Waste of my time," sagot niya. "Okay, I am Marco Osorio and I'm a well-known businessman inside and outside the country. Palaging nakasunod sa akin ang mga media and ngayon na may nakakita na sa atin, sigurado ako na bukas ay marami na naman ang media na pupunta dito katulad kanina. Ngayon naintindihan mo na ba kung bakit gusto ko kayong lumipat sa hacienda?" She shrugged. "Okay, sa hinaba-haba ng sinabi ko, okay lang ang sagot mo." "Eh, anong gusto mong sabihin ko?" balik niya, napailing si Marco, inilabas nito ang cellphone at may tinawagan. "Manang Henya, pakilinis po ang buong kwarto ko, alam kong malinis yan pero pakisure kung walang kalat dahil nakakahiyasa." Tumingin ito sa kanya. "Asawa ko, pakipalitan na rin ang kurtina." Tumingin ulit ito sa kanya, "Anong paborito mong kulay?" "White," tumango ito at bumalik sa pakikipag-usap sa phone. "Pakipalitan po ang kurtina ng puti at pati na rin po ang kama, Manang Henya, kayo na po ang bahala, salamat po," he ended the call. "So let's go," tumayo siya at nauna nang lumabas. Nang makarating siya sa bahay, she packed her things and when she's done, tinulungan niya si Marco na mag-empake sa gamit ng mga bata. Afternoon came and they need to fetch the kids. "Nasaan si Angelo?" tanong niya. "Nasa school ang mga bata, pinabantayan ko sila." "Ano, without my consent? Paano kung..." "Nika, relax, sinabihan ko siyang huwag magpapakita sa mga bata at huwag magpapahalata." Tumango siya at tumingin sa labas, nakita niya ang ibang bodyguard ni Marco na nakabuntot sa kanila ang kas ng mga motor. "Bakit ka nga pala may bodyguard?" hindi niya mapigil ang may tanong. Marco glanced at her while driving, "For protection, 10 years ago, I nearly died because of snipers and riding in tandem, they ambushed me. Why, I don't know, kaya kumuha sina mami ng bodyguards ko. Okay, kailangan ko pang magdagdag para sa proteksyon ng mga bata at pati na rin ikaw." "Thank you," ipinikit niya ang mata. "Nika," hindi na siya nagsalita. Marco sighed. Nang makarating sila sa school ng triplets ay agad silang bumaba sa kotse, agad niyang nakita ang triplets na nasa waiting area sa tabi ng guardhouse. Nang makita sila ng triplets ay agad na tumakbo ang mga ito sa kanila. "Mommy, Daddy, Mommy, Daddy, Mommy, Daddy." Agad na niyakap sila ng mga bata, "Namiss ka namin Daddy," sabi ni Marco Troy. "I miss you too, triplets," Marco replied. "Mommy, namiss ka rin namin." She chuckled, "I love you, triplets, I love you too, Mommy." Ginulo niya ang buhok ng mga ito at wala sa sariling napatingin siya kay Marco. Nakita niya ang emosyon sa mata nito na hindi niya mapangalanan, may masuyo itong ngiti sa labi. "Let's go, I'm hungry," sabi ni Marco Janos. "Me too," Marco Betrix even touched his stomach. "Me three," Marco Troy said. "Mommy, can we eat in the fast food?" Marco Betrix asked. "It's not safe," mahina niyang tinampal ang likod ni Marco para tumigil ito sa pagsasalita. Nang tumingin ito sa kanya ay tinaasan niya ito ng kilay, ngumiti siyang humarap sa triplets. "Please," as if she can say no to those pleading eyes. "Sure, triplets, let's go, yay," they shouted in glee. Nauna na ang mga ito sa kotse. "Nika, hindi safe ang mga pagkain doon," tiningnan niya ito ng masama kaya tumigil ito sa pagsasalita.
Simula 3 years old sila ay kumakain na kami sa fast food. At walang nangyari sa aming masama kaya huwag ka nang maarte dyan. Palibhasa kasi mayaman ka at hindi ka kumakain ng mga cheap food, aniya. Bakit sa akin napunta ang usapan? Ngitian niya ito ng peke. Kung gusto mong huwag mapunta sa iyo ang usapan, tumahimik ka na lang. Nauna na siyang naglakad papunta sa kotse pero narinig niya ang sinabi ni Mark.